Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today, mag-share tayo kung paano gamitin ng scale. Itong video na to is part 2, yung part 1 ng ating video. Ito yon, tingnan nyo na lang sa aking YouTube channel. And thank you sa mga nag-share and nag-like ng ating video. Sana nakatulong din sa mga beginner dyan. And sa mga nag-comment, kukuha tayo ng ilang katanungan dito. And try natin sagutin kasi ulit-ulit lang yung mga question nila. And thank you sa mga nag-support, nag-share, nag-like ng ating video para sa mga beginner natin, para mayroon kayong idea. Kasi mahihirapan nga nung first year, kung wala kayong idea sa subject na to, mahihirapan kayo. So libre lang po ang magtanong. Start, kumuha ako ng mga videos dito, ay mga question. So, sabi niya, Sir, anong pwedeng isubstitute 1 to 30 using triangular scale? Yung 1 to 300 ba? Kung yung 1 to 300, yung 5 meters, doon magiging 0.5 meters or not. So, ang target niya daw is 1 to 30. Pero, wala siyang 1 to 30 na scale. Share ko lang, ako ang gamit ko simula nung first year is green, yellow, and red na triangular scale. So, ang meron lang nito, 1 is to 100, 200, 300, 250, 400, and 500 lang yung meron sa scale na to. So, ang gusto niyang kunin is 1 is to 30. Punta kayo dito sa 1 is to 300. Okay, 1 is to 300. Ang gagawin mo lang dyan, aalisin mo lang yung isang 0. Okay, 1 is to 30 na siya. Eh, paano yun? So, itong 10 meters, 1 meters na lang. Itong 20 meters, 2 meters na lang siya. Ganun yung diskarte doon. So, itong malaki na to, itong kalahati niya, ito yung 0.5 niya. Okay? Itong kalahati na to, ito na yung 1.5. Okay? So, per millimeter, ang mangyayari niyan is 10. So, kada isang guhit, katumbas niya is 2, okay? So, meron kang 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, okay? So, example, ang gusto kong kunin is 5 meters, punta ka lang dun sa 50. Yun yung 5 meters mo. Aalisin mo lang yung isang 0, okay? Ganun din sa ibang mga scale. So, mamaya, anayin natin, pero ubusin muna natin yung mga question. Okay? Second question. Hi po, may I-ask kung paano po makukuha yung square meters. Okay? So, sa pagkuha ng square
So, 7.5 by 7.5. So, multiply natin kanina yung nakuha natin na area is 56.25. So, 7.5 times 7.5 equals 56.25 square meters. Okay? Kapag nakuha ko ng area na to, punta ako dito sa isang area ulit, sa isang box ulit. So, meron siyang 3 meters by 2.5. So, multiply mo lang 3 meters by 2.5. So, meron siyang 7.5. 7.5 square meter yung area niya. So, ang gagawin mo lang is i-add mo lang 56.25 plus 7.5 equals 63.75 square meter. Okay, ganun lang siya kadali. So, nakuha mo na yung area na to. Okay, ganun lang yung technique diyan. Eh paano kung triangle siya? For example, 10,000. Example yung lot mo triangle, paano mo yun makukuha, 'di ba? 5 meters. Tapos boom. Ayan, okay? Example ganyan yung lot mo. So paano 'yun? Example dito, meron kang 10 meters or 10,000. Sa kabila naman, meron kang 5,000. Okay? So, ang gagawin ko lang, ang discard ng ginagawa ko dito, since ganyan siya, gagawin ko siyang isang rectangular. Sample. Okay? Ganyan lang siya. Kumbaga, hahatiin mo lang. So, ang mangyayari niyan, imultiply ko ng buo yung 5,000. So, 10,000 or 10 meters by 5. 5 meters equals 50. Okay? So, 50 yung nakuha natin. 50 square meters. Tapos, i-divide 2 mo lang siya. Kasi nga, kinuha mo lang to. Minirror mo lang siya pababa para makuha mo yung area. So, since itong buo na to 50, hahatiin mo lang. So, 25 square meter yung nakuha mo. Ganun lang yung idea sa pagkuha ng square meter. Okay? So, next. Boss, paano po yung 1 to 800? So, balik tayo ulit dito. So, kung wala kang 1 to 800, yung 400 pwede na. So, example, 400 yung meron ka, ito times 2 mo lang siya kasi nga 800 yung gusto mong kunin. Okay? Itong 10, ito 20, medyo mapula lang. Ito 30, ito 40. Ito times 2 mo lang siya. Itong 10, ito na yung 20 mo. Itong 20, ito yung 40. Itong 30, ito yung 60. Itong 40, ito yung 80. Itong 50, ito yung 100 meters. Okay, ito times 2 mo lang siya para makuha mo yung scale na 1 to 800. Okay, ganun lang siya. Next, kuya, ba't walang 1 to 20 scale? So, ulitin natin. So, 1 to 20, ulitin ko lang, alisin mo lang yung isang 0. Okay, isang 0. Alisin mo lang yung isang 0 niyan. Okay. So, yung 1 meter, ito na yan, itong 10. Kunin mo yung scale mo para maintindihan mo siyang lalo. Yung 10, yan yung 1 meter. Yung 5, ito yung 0.5. Okay? So, itong malalaki na to, per 10 yan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay? So, kada isang guhit, is 1 millimeter. Okay? For example, 1 is to 20, pero gusto mong kunin 50, ay 10 meters. So, punta ka dun sa 100, alisin mo yung isang 0 para magawa siyang 10 meters. Okay? Ganun lang siya. So, kung mapapansin ninyo, habang lumiliit yung scale, kasi dito sa 1 is to 100, ito yung 1 niya.
Okay? Itong 2. Tapos ito yung 3, ito yung 4. Habang lumiliit yung scale, lumalaki yung plan mo. For example, gusto mong mag-detail ng isang door. So, ang gagamitin mo nun is 1:20, 1:10, 1:15. Yung 15, kung meron kang 150, alisin mo lang yung isang 0. Okay? Yung kung gusto mong kunin, 1:600. Alisin, i-times 2 mo lang yung 300 para makuha mo yung 600 na scale. Ganun lang siya. Habang lumalaki, yung scale, lumiliit naman yung plan. Habang lumiliit naman yung scale, lumalaki naman yung plan. So, baligtad sila. So, kailangan pansinin nyo yun. Depende pa rin sa paper size na pinapagagamit sa inyo or any convenient scale para sa paper size ninyo. Okay? So, sa mga beginner, ganyan lang po siya. Madali lang siya, basta wag lang kayong palilito sa mga number. So, wag lang kayong palilito sa mga scale. Kung 1:30, alisin mo lang yung isang 0 sa 300. Ganun lang siya. Tapos, downsave muna natin. Ayan, nasagot naman natin yung apat na question na kinuha natin sa comment box. Ayan lang guys, sana nakatulong itong part 2 na to para lalo kayong nalinawan sa scale. Kung meron pa kayong gustong topic na gusto natin, na gusto nyo din magkaroon ng idea, comment nyo lang para gawa tayo ng video para doon. Okay? Thank you guys. Please subscribe to my YouTube channel and click the button bell. Para ma-notify kayo sa mga susunod natin na videos. Thank you and God bless.